Gina, Dilema, buti na lang dumating na kayo. Nag-aalala ako eh, kanina pa. Si Mama ba, tsaka si Daddy nandiyan eh. Nandiyan na? Nasa ospital pa sila. Hindi pa sila. Teka, sila nakakabalik. Sino yung nasa ospital? Kasi sinugod nila si Sir Gustin. Kasi kagabi nagtalo sila ni Ma'am Galela. Tapos nagwala si Ma'am. Tapos bigla na lang tumilapon si Sir Gustin. Tumilapon? Tumilapon? I-demonstrate ko na lang. Ganito. Kunyari ako si Ma'am Galela. Ikaw si Sir Gustin, ha? Kunyari, kaitan mo naman eh. Ganito yung nangyari. Ano? Sa swimming pool. Si Tita Galela, ano nangyari sa kanya? Naku, hindi ko rin alam eh. Mabuti pa, hintayin na lang natin yung mami mo pagdating niya. Everything! Beba! Ano ba po nangyari? Beba! Dito, diba? Mga unting na, umakyat ka doon. Sige na, magpahinga ka na. Naku, pasensya ka na, napalakas. Beba! Di bali. Mama! Dilema. Kamusta na po si Lolo? Ngayon ko na kasi narinig eh. Makakaalis na po ba siya ng ospital? He'll be fine. He's still unconscious, wala pang malay, pero very hopeful naman ng mga doktor na magiging okay na siya in the next few days. Mabuti naman po yun. Nag-alala po kasi kami ni Jeanne. Ang mas inaalala ko, Galema, yung balita ang ibinigay sa akin ni General Baredo. Anak, saan ka ba kasi nagpunta? Bakit bigla ka nalang umalis nang walang pasabi? Kasi po, nalaman kong umalis na naman si Jeanne. Kaya lumabas po ako para hanapin siya. May naramdaman na naman po akong panganib. Simulgan po ang naabutan ko. Natakot po siya ng kung ano. Natakot po akong hanapin eh. Dad, ahas po ang naamoy ko. Si Zuma? Hindi po ako sigurado eh. Wala naman ako nakitang Zuma. Gusto ko hanapin para malaman, pero kailangan ko na po talagang dalhin si Morgan sa ospital. Anak, pakiusap lang. Kung anong nalalaman mo o kung anong nadiskubre mo, huwag mo sana sabihin kay Tita Galela mo. She's not well. Naiintindihan ko naman po yun. Pero paano po kung mapanood niya sa TV o kaya mabasa niya sa dyaryo? As much as possible, iiwas natin siya sa balita. Baka kasi ma-agitate ang tita ninyo eh. Galema, alam kong mali na idamay ka namin sa pagsisinungaling namin. Pero yun lang kasi ang paraan para makatulong tayo kay ate. Para gumaling na siya ng patuloy. Pero ma, nasaan ba si Tita Galela? Wala na bang katapusan itong pagkuha niyo ng dugo sa akin? Baka maubusan na ako ng tugo dito. Hindi pa yung kamandag ni Zuma ang ikamatay ko. Kailangan nilang gawin ito eh, para malaman na rin natin kung ano yung nasa dugo mo talaga. Very rare at unusual ang medical condition mo. Experimental lahat ng procedures. Kailangan na rin natin linisin ang dugo mo. Kukuha tayo ng fluid sa spinal mo. Para makita natin kung anong damage na ginawa ng kamandag ni Zuma sa'yo. At ang lahat ng ito ay may kakabit na risk. That's why, bago tayo magpatuloy, we would like to ask you to sign a waiver. Para kung may mangyari sa akin, maghuhugas kami kayo. Bakit, Richard? Pwede ko ba talagang ikamatay ito? Gusto nyo, pirmahan ko yung sarili kong death sentence? Galela, huminahon ka. Lahat naman ng procedures mayroong risk na kasama. Pero kung ito lang ang chance na gumaling ka, ayaw mo ba nun? Basta, Richard, alam kong ayoko pang mamatay. I won't let anything bad happen to you, Galela. I want you to have a chance at a normal life. At nasa iyo lahat ang sagot kung tatanggapin mo. Gina, saan ka naman nagpunta? Hindi ka rin papaalam. Dad, kasama ko lang po yung mga kaibigan ko. Dapat naman po talaga magpapaalam ako, kaya lang wala nga po kayo. Hindi yun ang dahilan. Alam mo ba, muntik mapahamak ang ate mo dahil sa paghahanap sa'yo? Dad, sabi ko nga po, kasama ko yung mga kaibigan ko. Kasama ko sila Mindy. Dad, hindi naman po ako nawala eh. Ito nga po ko, nasa harapan niyo ako. At isa pa, Dad, wala namang masamang nangyari kay Ate Galema.
Nakauwi pa rin naman po kami ng buo eh. Hindi ka tumulad sa ate mo. Kontento dito lang sa bahay. Kung ganun din naman po pala, Dad, edi sana ipinasok niyo lang po kami sa kumbento. Huwag ka kang piloso po. Hindi ka namin ganyang pinalaki, ha? Bakit, Dad? Totoo naman, ha? Nalagi niyo ako idinadamay kay Ate Galema. Wala na nga po ko sariling mundo, eh. Kasi lumaki na akong parang tanga dahil sa ikinulong niyo ako dun sa probinsya kasama ni Ate. Alam mo, from the start, pinaprotektahan namin si Galema. Nakakalimutan mo ba yun? At my expense, Dad? Ano to, Dad? Lagi na lang ako mag-a-adjust para kay Ate Galema? Ano mo bang akala niyo sa amin? Sina Matmat at Klang-Klang na laging magkadikit? Na hindi pwede magkahiwalay? Huwag mo pinagsasalitaan ng ganyan, Gina, ha? Baka nakakalimutan mo. Daddy mo pa rin ako. Dad, I don't want to disrespect you. Pero sana lang, maintindihan niyo po dahil yun ang gusto kong ipaintindi sa inyo, eh. Dad, gusto ko naman ma-experience yung mga bagay na na-experience dapat ng mga kaedad ko. Dad naman, buong buhay ko, ipinagkait niyo sa akin yung maging malaya dahil ikinulong niyo kami ni ate sa probinsya. Dad, hindi ko kayo sinisisi. Pero gusto ko lang na maintindihan niyo kung ano yung pinanggagalingan ko po. Bilang magulang, alam namin ang tama't mali. At may panahon dyan sa mga kagustuhan mo. Huwag kang gumagawa ng mga bagay na maaari ikapahamak mo. Sa ngayon, pag-aaral mo at upagin mo. Huwag mo ako itulak, Gina, na lalong magigpit sa'yo. Dahil hindi mo magugustuhan ang pagiging stricto ko. Mama, paglabas ni Morgan dito, diretso na kami sa bahay para mas maalagaan ko siya ng maayos. Anong ibig mong sabihin, Regina? Pinagdududahan mong pag-aalaga ko sa anak mo? Hindi sa ganun, Mama. Aba, Regina, baka gusto mo magkwentahan tayo ngayon nang malaman natin kung sino sa ating dalawa may pagkukulang talaga. Kahit kailan, minsan, Lola, hindi ko pinabayaan si Morgan. Lola, relax lang po. Tama na po. Ha? Ma, hindi ako sasama sa bahay ninyo. Masaya ano kina Lola. Anak, I just wanna take care of you. Mas okay dun sa bahay ko. Mas mabilis kang makaka-recover. Ano? Kasama ng asawa at anak mo? Anak, malaki ang bahay na Tito Roger. You can have your own room. It's not gonna work that way, Ma. Masyadong maliit ang mansyon mo para sa aming lahat. At sigurado ako hindi kami magkakasundo naman ngayon. That's not true. That's not true. Paano kung mag-away kami ng asawa mo? Pakinggan mo ba ako? Kagaya ng kagabi, kung sinabi ko sa'yo buhay si Zuma, hindi ka naman niniwala sa akin eh. Anak, Bitina, tama na. May desisyon na ang apo ko. At kailangan niya magpahinga. William, di ba't ang sinabi ko sa'yo, bantayan mo si Galema? With all due respect, sir. Dad, ang mission ko, kaibiganin si Galema. At ihanda siya sa pag-arap niya kay Zuma. Hindi po ako bodyguard para sundan-sundan siya. Parte yan ang mission mo, ang alagaan si Galema. Dahil siya lang ang sandata natin laban kay Zuma. William, tapatin mo nga ako. Kaya mo ba itong pinagagawa ko sa'yo? Yes, Dad. Kailangan ko lang ng konti pang oras. A luxury which you don't have. Pag pumalpa ka sa misyong ito, ay hindi lang tayo ang malalagay sa panganib, pati na rin ang buong lipunan. Naintindihan mo? I heard he was attacked. Eh, baka naman kasi na-hold up si Morgan. Lumaban, kaya nabugbog. Eh, ang sabi nga, nakagat daw ng ahas. Diba? Hindi kaya si Galema yung may gawa? I mean, look at her. She puts the freak in war freak. Alam naman nating lahat kung anong kayang gawin ng babae yan. Alam mo, Mindy, kung may gusto kang sabihin, sa akin ka nalang dumiretso. Huwag ka na magpalipad sa hangin. Sige ka, baka malagutan ka ng hininga. Bakit? Sasakalin mo ulit ako? Ate, tama na. Okay, guys. Alam niyo may bagong ice cream shop na bukas. Tara, palamig muna tayo, Mindy. Let's go. Galema! Galema!
Oh, Steve. Galema, I'm sure nabalitaan mo yung nangyari kay Morgan, ha? Oo naman, lahat yata ng mga tao dito yun ang pinag-uusapan, eh. Kumusta na ba siya? Nakausap mo na ba? Tinawagan ko siya kanina. May nasabi ba siya sa'yo? Wala naman. Pero alam mo, Galema, lungkot nung kaibigan ko, eh. Feeling niya walang nakakaalala sa kanya. Alam mo, dalawin mo siya. Samahan pa kita. Pasensya ka na, Steve, ha? Pero may dalawang paper pa kasi akong kailangan tapusin, eh. Hindi pa nga nasisimulan, eh. Alas, gusto mo ikaw gumawa. Huwag naman ganun, Galema. Pero alam mo, magiging masayang-masaya yung kaibigan ko pag nakita ka niya. Baka lalo pang bumilis yung recovery niya dahil sa'yo. Ano kala mo sa akin, faith healer? Steve, doktor at mahabang oras na pagpapahinga ang kailangan ni Morgan, hindi bisita. Tsaka, dami-dami nagkakagusta kanya dito. Nakukawalan, no? Teka. Well, in case magbago yung isip mo, Galema, alam mo na kung sino tatawagin mo. Ako. Para sa inyo ni Morgan. You know what, Gina? If I were you, bibisitahin ko na si Morgan sa hospital. I heard he's depressed. Saka makibalitahan na rin kung ano ba talaga nangyari sa kanya. Eh, kaso, may lakad kami ng family ko. At isa pa, nasa hospital din ang lolo ko. Gina, kung nasa hospital ang lolo mo, hindi mo nagadagad aalis yun. Pero Mindy, gusto mo ba talaga si Morgan o hindi? Siyempre, gusto ko. Pero alam naman natin lahat na ang ate ko ang gusto niya at hindi ako. Uy, Gina. You can change that. Guys like to feel important. Gusto nila yung inaalagaan sila. Do that, and mapapasayo si Morgan in no time. Mahal. Kanina ka pa natutulala. Ano ba iniisip mo? Si Suma. What about him? Iniisip mo pa na baka balikan niya tayo? Mas kinakatakot ko pag tuluyang kinumpirma ng militar na boy si Suma. Alam mo nang ibig sabihin nun. At alam mo rin ang opinion ko dyan. Nagkasunduan tayo sa mga militar, Isabel. Binigay sa atin si Galema para alagaan natin bilang tao. Pero hindi siya sa atin. Hindi ako papayag. Ngayon palang nagsisimula ang buhay ni Galema. Philip, kahit anong mangyari, huwag kang papayag na kunin nila ang anak natin. Pero si Galema lang pwedeng pumatay kay Suma. Well, they have to find another way. Hindi siya weapon. Huwag nilang iasa ang lahat kay Galema. Anak natin siya. Galema, pwede ka nang mag-visit sa hospital. Puntahan mo na si Morgan. Total, wala na namang pumipigil sa'yo. After all, this is a free country. Alam mo, teacher, makakalito ka. Nung isang araw lang, gusto mo umalis na ako sa hospital kasi baka makita niya ako. Tapos ngayon, ikaw pa mismo nagpapunta sa akin dun. Ano ka ba? Eh, mukhang safe na naman eh. Kung namukaan ka ni Morgan at pinagkalat niya na ikaw yung anak ni Zuma, eh bakit wala namang kumukuyog sa'yo na taong bayan? Carry na yun. Yeah. Kaso, bibisita pa kami ni Gina kay Lolo Gustin eh. Pwede, unahin mo muna si Morgan bago yung lolo mo. Okay na yun. Kailangan talaga, unahin ko si Morgan, ganun? Alam mo, Galema, ang dami mong concerns ha. O sige, kahit sino mauna sa dalawa, pwede naman yun. Ikaw, alam mo, gusto mo naman si Morgan, di ba? Alam ko naman eh. Ikaw, teacher, masyado kang assuming no? Alam mo, ikaw, malabulati pa lang yung mga nasa balikat mo. Kilala na kita. Kada kembot mo, kada sikreto mo, alam ko na yan. Diyos ko, ikaw pa na. Ako yata nagpalaki sa'yo, no? Alam mo, ikaw din, teacher, eh. Bulati ka pa lang. Kilala na kita. At alam ko na rin yung ibig sabihin ng bawat galaw at tingin mo. Bawal yan. Baka matanggal ka. Ba, tinitignan ko lang, pawis kasi. Sarap punasan. Halika na nga, mag-recess tayo. Ito tayo yung sinasabi. Chong, baon na po ako. Bakit naka-basketball uniform ka? Opo, tryout po ako sa varsity team ng school namin. Hindi ba magugulo ang pag-aaral mo niyan? Hindi po, part lang po ito ng extracurricular activities namin. Okay. Ate, pabayaan na natin siya kung yan ang gusto niya. Hoy, sige po. Ka muna. Ang academics, yung pababayaan, ha? Opo. Pakabait ka. Mabait. Nalab ka namin, ha? Mabait. Sige po. Bye-bye.
Lola Ems? Nung dumating po kayo dito, may napansin ba kayong babaeng dumalaw dito? Malit mata ka lang. Kasi ang sabi sa reception eh, ano, lalaki na ganit sa'yo dito. Alam kayo ni Galema na na-hospital ako? Siguro naman. Eh, kasi nung malaman namin nangyari sa'yo, yung pinsan mo agad-agad pinagkalat kagad sa Texas at sa Facebook. Bakit? Maasa ka bang dalawin ka ni Galema? Busy siguro yun eh. At may school siya ngayon, hindi naman niya nag-absent. Bro, tol, may bisita ka? Naku, baka yan na yung inaasahan mo. Sir. Out of all the people, hindi ko talaga na-expect na ikaw ang dadalaw sa akin. Maraming salamat. Wala yun. Ay, Morgan, o nga pala. Totoo ba yung kwento na itong pinsan mo? Na nakipagsabakan ka do kay Suma? Ah, ang tapang-tapang mo pala eh. Parang ayaw mo pa maniwala sa kwento ko ah. Wala? Kasi bablero. Oo. Kaso walang naniwala sa akin. Sabi nila gawa-gawa ko dalaw yung kwento na yun. Na nakita ko si Zuma at alam ko may anak siya. Gina, may nakita akong babae. May kambal na ahas sa leeg niya. Nakita ko talaga. Ako, Morgan. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako na totoo yung sinasabi mo. Kahit wala akong ebidensya, naniniwala ka sa'kin? Mm. Gina, may alam ka ba sa anak ni Zuma? Ha? Wala. Ano? Ang ibig ko lang naman sabihin eh, matino ka naman tao, Morgan eh. Kaya hindi ka naman gagawa ng kung anumang balita nang wala ka naman basihan, di ba? Mat, klang-klang. Wala ba tayong pwede gawin para pabilisin ang paggaling ni Lolo Gustin? Sorry, Galema. Ahas lang kami. Hindi kami Diyos. May hangganan ang kapangyarihan ng kamandag namin. Ano to? Sa nakaraang 20 taon, Philip, ay hindi tumigil ang militar sa pagpaplano kung paano patayin si Zuma. Andiyan lahat ng mga records, mga detalye, protocols, you name it. At si Galema ang susi sa katuparan ng mga planong yan. So you understand my frustration. Gusto mong itapon kong lahat ng yan dahil sa nagdadalawang isip kayo ni Isabel? Tindihin niyo rin naman yung side namin, General. May usapan tayo, Philip. Pamilya ko si Galema, anak namin ni Isabel. Kaya mahirap sa amin yung basta-basta na ibigay yung bata sa inyo. Ano sa palagay mo? Madali para sa akin to na isakripisyo ang buhay ng isang bata para sa kabubuti ng lahat. I get to make that decision. And I have to live with that for the rest of my life. Hindi ako ang kalaban dito, Philip. Magkakampi tayo. Magtulungan tayo, General. Umisip tayo ng paraan. Don't force my hand, Philip. Pag nagkaipitan na hindi ako magdadalawang isip na puresahang bawiin si Galema. Naintindihan mo? Pagsipag si Lord ang iyong Panginoon.